Hello mga idol, what's up sa inyo? Kumusta kayo? Sabali tong video na to, hindi to yung usually na video na ginagawa ko kayong mga vlog na ginagawa ko. Sabali ang video na to ay may share lang ako dito na experience ko sa isang product ko kay isang supplement na ginamit ko dati. Na isa sa mga muntik sumira sa katawan ko tsaka sa kalusugan ko na hindi ko makakalimutan. So ngayon ibabahagi ko yung naging experience ko sa paggamit ng napakadelikadong supplement na to. So disclaimer lang mga idol, bali etong i-share ko sa inyo ay based lang sa aking nalalaman at sa mga aking na-research na din sa internet. So simulan na natin ikwento yung mga nangyari. So bali nagsimula ito last year, mga bandang May. So bali that time ay nagsisimula ako na mag-workout, mag-gym, magpaganda ng katawan at magpalapad kasi alam nyo naman, sa dati pang mga nanonood ng aking mga videos o sa mga nakakilala sa akin ay sobrang payat ko. Yun yung isa sa mga insecurities ko sa aking katawan, yung aking kapayatan. So, nasa lahi kasi o kaya nasa genetics na kasi ng aming pamilya yon yung pagiging mapayat sa aking father side. So, naman ako yung genetics na yon. So, syempre, since yun yung insecurity ko, that time, gusto ko nang baguhin yung aking physical appearance, gusto ko tumaba, gusto ko magpalapad. So, bali nagsimula na ako nun mag-gym, nag-gym na ako that time. Pero, syempre, alam naman natin na ang pagpapataba ay hindi madali. So, kailangan mo dyan ng maraming kain at kailangan mo rin ng exercise para syempre magkaroon ka ng magandang result. So, that time, nag-gym na ako pero ang problema ko nun is hindi ako malakas kumain. Mahina ang aking appetite. Nasa 1 cup of rice lang siguro ang aking meal kada kain ko. So, kaya yun din yung naging problema kaya din hindi ako tumataba. So, syempre, since gusto ko magkaroon ng magandang result at mabilis na resulta, naisipan ko gumamit ng supplement at ang nakita ko, na-search ko lang to sa Shopee. Ang pangalan niya, Ling-Zhi Ginseng. Product siya ng incheck na pampataba. So, ang nakalagay sa kanyang description, pampataba, pampalakas kumain. So, syempre, fast forward, diba? Dumating na yung aking item na order. So, excited na excited ako na gamitin yung product. So, tinake ko siya hanggang sa nagkaroon ako ng mga konting resulta in just 3 days. So, pansin ko doon, ang naging side effect noon is mas tumakaw na ako. So, syempre, since tumakaw ako, doon na rin nagsimula na unti-unti ako tumaba. Hanggang sa within 2 weeks lang, napansin ko na yung resulta. Pataba na yung aking pisngi, pati yung aking tiyan. So, at the same time, syempre, sumasabay na rin yung katawan ko pa unti-unti noon. So, ang timbang ko nung nagsimula ako, bago ako mag-take ng supplement na to, ay 48. In just 2 weeks lang, sa paggamit na ito, ang nangyari, nag-gain ako ng from 48 up to 55 kilos. So in just 2 weeks, grabe ang bilis ng ano, ang bilis ng resulta. So nagkaroon ako ng 7 kilos na gains, 'di ba? So kung dati, pakain ako ng 2 times, minsan 3 times, minsan lang yung 3 times eh. That time nung nag-take ako ng supplement, sa sobrang takaw ko, feeling ko parang oras-oras gutom ako kaya kumakain ako noon minimum siguro 6 times a day, minsan umaabot pa ng 8 kapag sobrang motivated ako na syempre magkaroon pa ng mas mabilis na resulta. So ayun na nga, fast forward na nga, after a month pumalo ako sa 58 kilograms. So from 1 month na to na result ko, so from 48 to 58, so nag-gain ako ng 10 kilos. Ayan, so syempre natutuwa na ako that time, syempre napansin na ng mga nakakakilala sa akin pati sa aking YouTube channel, kapag nag-upload ako ng mga videos ko, ang palaging komento sa akin o kaya ang palaging sinasabi ay tumaba ka, lumapad yung katawan mo, gumanda na yung katawan mo, mas bagay mo. So syempre dahil sa mga puring ganun, dahil nakita ko na rin, napapansin na rin yung aking resulta ng aking mga kaibigan, mga kakilala, etc. So syempre ako natutuwa, na overwhelm ako, mas nahumaling pa ako sa pag-take nung supplement. So hanggang sa kalagitnaan na ng pangalawang battle, pangalawang bote, kasi sa isang bote naubos ko ang isang bote, naubos ko yung isang bote. So pangalawang battle ang nangyari nung parang kalagitnaan na malapit ko na maubos, napapansin ko na nagkakaroon ako ng mga tigyawat dito sa may dibdib, sa may leeg, na parang mga butli-butlig na mga pupula. So syempre nung una hindi pa ganong marami, so hindi ko pa siya pinapansin hanggang sa malapit ko na maubos yung supplement. Ang nangyari, doon na lumabas yung pinaka side effect niya na nagkaroon na ako ng napakaraming tigyawat sa aking katawan, sa aking likod, sa aking leeg, sa aking batok, hanggang sa aking muka. Eh,
nag-take ako, wala akong katigya-tigya. Meron naman siguro tig-isa-isa, pero nung nag-take na ako ng supplement, after mga 1 month mahigit, doon ko nakita yung napakapangit o kaya yung napakahirap na side effect niya. So, that time, sa sobrang dami ng pimples ko, nahihiya na ako lumabas. Napapansin na ng mga kasama ko, pag dumadami yung tigyawat ko. Parang tingin ko sa sarili ko, parang ako lang yung may ganto na naging ano, na naging klase ng tigyawat sa mula sa aking mukha hanggang sa aking katawan. So, depressed na depressed ako that time. Ang nangyari, natigil ako sa pag-gym dahil nahiya na ako na pumunta sa gym dahil hindi ako makapag-sando, dahil kapag nag-sando ako, kitang-kita lahat ng aking tigyawat sa aking likod, sa aking dibdib hanggang sa aking batok. So, hindi ko na alam yung gagawin that time. Halos ayoko nang lumabas ng bahay sa sobrang depressed ko. Ang naging problema ko kasi, gumamit ako o kaya ay tinake ko yung supplement na wala akong knowledge. Hindi ako nag-research. Hindi ko inisip kung may side effect ba. So, yun yung naging problema. Kaya pala nagkaroon ng side effect na nagkatigyawat ako ng sobrang dami. Is dahil yung supplement ay hindi siya FDA approved. Kasi sa mga hindi nakakaalam guys, eto na research ko na din. Kapag ang isang product o kaya ang isang supplement ay wala siyang FDA approved o kaya FDA registration, hindi ka makakasigurado sa supplement na yun kung effective ba. At ang mahirap nun, lahat ng product na hindi dumadaan sa FDA ay may side effect. So yun yung naging side effect sa akin. At syempre, wala na, di ko na alam yung gagawin sa aking katawan, sa aking mga tigyawat. Andito na lang ako sa bahay. Bigla ako nawala sa gym, yung mga kasama ko nagchat-chat na sa akin, ba't di ka na pumupunta dito? So ang pinapalusot ko na lang, kaya sabi ko busy na lang, ganito. So ultimo mag-picture, hindi ko na magawa kasi yung pinagmamalaki kong katawan ko dati, hindi naman sa pinagmamalaki, yung parang imbis na maging confident ako that time, lalo akong insecure sa nangyari sa akin. Yun, sabali nag-research ako sa mga nakalap kong informasyon sa internet, nakita ko na ang steroid ay isa sa mga main side effect niya talaga is magkakaroon ng tigyawa, kasi sa inflammation na mangyayari sa iyong katawan dahil sa pagtik mo ng steroid ay lalabas yung iyong breakout. Mag-breakout ka, magkakatigyawat ka sa mga parte ng katawan mo, usually sa likod, sa mukha, sa dibdib. So, marami ng napahamak na gumagamit ng steroid. Usually lalo yung sa mga bodybuilding, kasi may mga gumagamit ng mga anabolic steroids na hindi siya ganun ka-safe. Fake siya, hindi siya yung recommended na steroid na for good for bodybuilding. Yun lang yung mga mumurahin, hindi siya masyadong mahal ang mga steroid. So, marami rin napapahamak na bodybuilder lang dahil sa mga anabolic fake steroids. So, nagkakaroon minsan ng mga tigyawat ng kagaya ng naging sa akin. So, tinigil ko yung pag-take ng product na yun dahil sa naging trauma. Naging trauma sa akin yung side effect niya. So, kayo, kapag isa kayo sa mga naging biktima nito at nagsasuffer kayo ngayon sa kanyang side effect, I suggest na mag-consult na kayo sa inyong mga doktor para syempre maagapan yung naidulot sa inyo ng supplement. Napakadelikadong supplement na to. So sa akin kasi that time, wala naman akong pera na pampa-consult ko sa doktor, kasi yun din yung time na parang nauubos na yung savings ko. As in, wala na akong budget na pampa-consult sa doktor. So nag-try na lang ako ng mga natural na remedies. This time, itong mga gagamitin ko na parang pang-prevent ko dito, o kaya pang-cure ko dito sa aking mga tigyawat na nakuha kong side effect, is dumaan na rin sa aking mga research. So, nagbusisi ako ng mabuti kung ano yung mga pwedeng gawin na mga natural remedies. So, gumamit ako ng zinc supplement. So, ang zinc supplement is natural na remedy para sa mga tigyawat, kasi ang zinc is nakakatulong din sa ating katawan o kaya sa ating balat para mabawasan niyo yung inyong mga tigyawat, kasi isa rin sa mga nagiging main problem kaya ang isang tao nagkakatigyawat ay zinc deficiency o kaya kulang sa zinc sa kanyang katawan. So ang nangyayari, nagkakaroon siya ng mga inflammation sa kanyang katawan, usually sa mukha, lalo ka sa mga kabataan o kaya sa mga teenager ay nagkakaroon sila ng hormone changes na sinasabi. So ang nangyayari, nagkakaroon sila dun ng zinc deficiency.
yan isa sa mga makakatulong niyan. At ang zinc supplement is walang side effect. And pangalawa na aking ginamit, pinagsabay ko yung zinc tsaka yung green tea. Okay, yung tsaa. Yun yung isa sa mga nakatulong talaga sa akin, as in yung green tea, kasi yun yung nag-detox ng, sabihin na natin, steroid na na-consume ng aking katawan. Once na gumamit ka kasi ng green tea, is antioxidant siya. So, ang antioxidant, tumutulong yan para linisin yung mga toxic sa iyong katawan. Hindi ako gumamit, okay, hindi ako nag-take ng mga pinapahid na kung ano-ano, kasi baka lalo lang ma-irritate yung aking balat dun. So, dahil medyo maselan ako sa mga skin products, so hindi ako nag-take ng mga pinapahid. At ang aking ginagamit na panligo naman is body wash siya, na nabili ko rin sa Shopee, na dermatologist recommended. So, isa sa mga nire-recommend ng mga dermatologist na over-the-counter na product. So, eto siya, some by me na body wash. So, dahil hanggang sa katawan kasi tinubuan ako ng mga tigyawat eh. So, yun na nga, tinigil ko yung paggamit ko at nag-take ako ng supplement, natural na mga remedies ako yung supplement, pwedeng makatulong para mabawasan yung aking tigyawat sa aking malikod. Hanggang sa unti-unti, after a month, may nagbabago, pangatlong buwan, doon ko na talaga nakita na wala na. Hindi na ako tinutubuan madalas, ang nangyari, natuyo na lahat ng aking tigyawat. Ang natira na lang is mga bakas o kaya yung tinatawag na dark spot. So yun na yung natira. Nag-fade na yung mga dark spot ko sa likod. Isa rin sa nakatulong na pantanggal ko ng dark spot is yung cream na vitamin C. So maraming cream na vitamin C na pwedeng gamitin kahit ano dyan, basta vitamin C ay makakatulong din sa balat mo para manumbalik sa dati. So ngayon, syempre, since wala nang problema sa aking katawan na pimples, totally nag-fade na yung mga bakas. Ngayon, syempre, ang moral lesson dito, bago kayo gumamit ng isang produkto, kailangan nyo muna ng advice, okay? Kailangan nyo muna ng prescription sa mga experts. Bukod doon, syempre, mag-research muna kayo para hindi kayo mapahamak. That time kasi ako, ang gusto ko is magkaroon ng mabilis na resulta. Lahat tayo gusto ng mabilis na resulta, pero hindi natin alam na lahat ng mabilisan is delikado. So, ngayon, sisimulan ko ulit yung journey ko sa aking pagpapaganda ng katawan. Okay, sa, syempre, sa pagpapataba. Nag-enroll ulit ako sa gym. Okay lang pumayat man, nanumbalik man yung dati kong katawan. Pero, at least ngayon, alam ko na, okay, ay may knowledge na ako sa mga pwede kong gawin. Bumalik na rin yung aking self-confidence sa aking sarili, dahil wala na akong insecurities masyado. So, ayun lang. Warning na to sa mga gagamit pa lang. Okay, ay sa mga gumamit na rin, syempre sana nakatulong tong video na to para syempre makaalis kayo sa sitwasyon nyong yan. Kung isa kayo sa nag-struggle at nag-depress, ramdam ko kayo, ganyan na ganyan ako dati. Ang tanging solusyon lang yan ay sitigil mo na yung paggamit ng product na yan, kasi delikado siya. Hindi lang kasi yung pagkakaroon ng tigyawat sa iyong mga katawan at saka sa mukha. Okay, hindi lang yung pagkakaroon ng tigyawat ang pwedeng maging side effect niya. So, ang steroid kasi is nakakasira rin ng mga internal organs kagaya ng lungs, kidney, liver, heart, etc. na part ng iyong internal organs na mas makakasama pa sa iyong karamdaman. So yun lang, ingat sa paggamit ng kung anong supplement. Bukod sa pwede kang mapahamak, sasayang ka pa ng pera, sana may napulot kayo dito sa video na to. Yun lang, at mag-ingat kayo palagi mga idol. God bless sa inyong lahat.